totoo ba na sinaktan ka ng pulis habang kinukuhanan ka ng statement nung idinila kanila sa stasyon? Oo, binuntok po nila sa mga tagiliran ako po. Inano ka sa tagiliran? Suntok po. Sinuntok ka sa tagiliran? Ilang beses ka sinuntok? Ilang beses lang po, pero malalakas po. Ilan? Ilang beses lang po, pero malalakas po yung suntok nila. Tatlong beses kang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Yun. Nandito ba yung taong ito na gumawa nito sa iyo? May sinasabi po si Sunny Boy na maliit daw yung taong sumuntok sa kanya. Maliit! Sinong maliit sa inyo? Bigote po si. May maliit bigote. At may bigote. May pulis ka ba na may bigote? What? Huwag ka bigote sa estasyon nyo? Ha? Kinala po ni Captain Carpio. Dinala ni Captain Carpio yung maliit na may bigote na nagsuntok sa'yo. Maliit na may bigote. Baka may acid ka, Carpio. Yes, sir. Wala po kami. Walang may bigote. So, acid yun. Baka acid. Baka may acid ka doon na kinausap mo. Wala rin po akong acid, sir. Tapos, tama ba na may tama ng bala sa iba pang parte ng bangka? Dahil kayo nga ay una tinutukan tapos pinagpuputakan ng mga pulis? Tama po yung sa tolda. Sa tolda po ng bangka. Sa tolda ng bangka may tama ng bala. Opo. Saan pang parte ng bangka may tumama ang pagbabalik? Saan yung bibay? Saan, Sunny Boy? Hindi ko na po alam kung saan po tumama yung iba, pero nakita ko po sa tolda po. Kasi yung pag-aon ko po, nakita ko rin po. May butas yung mali. So pag-aon mo dun sa butas ng bangka, nakita mo may tama ng baril sa tolda. Opo. At kanina may nabanggit ka rin, gusto kong i-confirm, nung pulis yung bangka ninyo, sinabi pa ba sa'yo na lumabas ka na at hindi ka na babarilin yan? Opo. Sinabi po nila sa akin. May tanong din yung aking kasama rito. Ilan, sa paningin mo, ilang mga pulis ang nandyan? Kasi kanina tinanong ko, mga 20. Ganun, ano ba ang bilang mo sa mga pulis na nakatutok nung una sa inyo tapos bumaril sa inyo ni Gemboy? 20 pulis po tapos dalawa pong naka-SWAT. So 20 pulis at dalawang naka-SWAT. So mga sa alaala mo ng iyong mga mata, mga 22. Ngayon, Sunny Boy, pagkatapos ng nangyaring iyan sa inyo ni Gemboy, nung dinala ka naman sa police station, Sunny Boy, totoo bang sinaktan ka nila habang kinukuhanan ng statement? Opo, bawat po yung ano, kasi may pinahinta po sila sa akin kung ano. Mano mo ulit at po kung pinahinta ko to. Ito ba, mas ko hindi ko po kanila, ayun po bawat sa mga sa akin. Sunny Boy, Sunny Boy, excuse me ha, Senator Reza. Yes, Mr. Chair. Pwede mo po, Sunny Boy, ilapit yung microphone sa bibig mo, tapos dandahan ka magsalita para marinig namin dito. Kwan, pakigandahan lang para maintindihan namin dito. Sige, pwede magsisi pa ulit, Mr. Chair, Sen. Risa. Kasi Sen. Risa yung pagdating sa presinto. Yes, yes. Yung tanong ko, bago siya dinala sa presinto, Sunny Boy, kasi nagbigay ng sworn statement itong si Police Captain Mark Joseph Carpio, tingnan mo kung tumutugma doon sa pagkakalam mo kasi nandoon ka, na pagdating nila sa lugar, may 10 metro ang layo mula sa kinatatuyan at agad daw kayong pinakiusapan na kung maaari ay lumapit at sumuko na. Totoo ba yon? Opo. Totoo ba na kinausap kayo ni Captain Carpio at sinabihan na, nilapitan kayo at sinabihan na sumuko na? Hindi po, kasi 5 metro po yung layo ng bangka eh. Wala siyang sinabing gano'n na sumuko na? Opo. At sinabi niya sa halip na sumuko raw kayo, ay biglang tumalon si Gemboy. Hindi gano'n nangyari? Hindi po. Hindi po niya sinabi gano'n. Okay. Yun lang.
Thank you. Thank you. Salamat, Mr. Chair. I would like to acknowledge the presence of Senator Robinhood Padilla. Thank you, Your Honor. Continue, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. So, Sunny Boy, pagkatapos ng mga pangyayaring yan dun sa bangka, dun sa tubig, ulitin ko lang yung tanong kanina, totoo ba na sinaktan ka ng pulis habang kinukuhanan ka ng statement nung idinila kanila sa stasyon? Pinuntok ko nila sa mga tagiliran ko po. Inano ka sa tagiliran? Suntok po. Sinuntok ka sa tagiliran? Ilang beses ka sinuntok? Ilang beses lang po, pero malalakas po. Ilan? Ilang beses lang po, pero malalakas po yung suntok nila. Tatlong beses kang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Yun. Nandito ba yung taong ito na gumawa nito sa iyo, Sunny Boy? Paalala mo ang mukha, Sunny Boy, ng pulis na sumuntok sa iyo? Hindi ko po makita, ma'am. Wala po dyan. Anong suot niya? Anong uniform niya? Kasi normal yan. Pag sinuntok ka, tinitingnan mo kung sino yung sumuntok. Anong suot niya? Anong bihis niya anong panahon na yun? Civilian po siya nun. Naka-civilian? Po. Ano, naka-pantalon, nalungpas o naka-short pants, naka-t-shirt, naka-sleeveless, anong kulay? Amaong po siya na maliit. Aong? Ha? Ato, kung po siya nun, sabay naka-jacket po. Maong, tapos naka-jacket. Mr. Chief, pakitanong lang kung paano niya nasabi na pulis yun. Kaya nga, paano mo nasabi na pulis yun, Sunny Boy? Sahid po yun. Ha? Sahid po. Ano yun, Sunny Boy? Mga sahid po. Yung mga nakasibil yan lang. Ah, sahid. O, so pulis yun. Tingin mo, pulis talaga yun. Apo. So, isa lang siya nanuntok sa'yo o marami sila? Siya lang po. Kasi siya lang po nagpapasaan yung mga larawan ng mga nangahold at pasitay po. Isa lang. Mr. Chair, Sunny Boy, bakit hindi mo na kita yung mukha niya? Hindi, nakikita ko po. Kaso po, hindi ko po siya kilala masyado sa pangalan. Pero sa mukha po, kilala po. Okay, Mr. Chair, pwede ba nating ipakita kay Sunny Boy? Opo, anim. Madali naman niya malaman eh. Kasi at that time, that day, at that time, kung sino ang nakalagin na pumasok sa istasyon na yon, may login doon na record. They're supposed to. Kung sino naka-duty, not due naman sa record nila, kung sino naka-duty na mga operatiba at that very moment doon sa istasyon na yon. Sabi niya, Said daw eh. Ang Said naman eh, 24/7 yan, on and off, nandun lang yan sila sa istasyon eh. So walang recording yan doon. Sino taga-Said sa inyo? Station Anti-Illegal Drugs sa unit, Said. Kasi klaro, sabi niya Said daw, di ba? Said. Sino mga Said mo doon? But anyway, sige lang, baka, sino nakasibilyan sa inyong anim? Ang panahon na yun? Sino nakasibilyan? Sino? Asang kamay? Maliban at saka Bugayong. Sumama ba kayo doon sa istasyon? Nagdala kay Jimboy? Maliban din ako, may lantahan din po ako niyan eh. Ano? Ano tungkol kay Sergeant Maliban, Sunny Boy? Maliban po ako ni Maliban na ano. Tira ko umamin. Hindi na ako maabutan ng magulang ko. Pag hindi ka umamin, hindi ka maabutan ng magulang mo. Sabi ni Sergeant Maliban? Opo, sa ano. Nandun pa ako. Nandun pa po ako sa amin. Kasi sa may ilog pa po. Inaposas pa po ako. Hindi mo, sir. Mr. Chair, Sunny Boy, ano ang pinapaamin sa iyo ni Sergeant Maliban? Sunny Boy? Yes, ma'am. Sunny Boy, andyan ka ba? Yes, ma'am. So, tinatanong po namin, ano ang pinapaamin sa iyo ni Sergeant Maliban nung nasa stasyon kayo?
Nga po yung ano, please ka muna sa microphone. Mga ano, hold up a little, kung may kilala daw po ba ako. Tinatanong ka tungkol sa mga nang-hold up? Opo. Mr. Chair, kung pwedeng ipakita kay Sunny Boy sa ating camera yung dalawa sa anim na naka-civilian ngayon, at least kung ma-identify or ma-rule out kung sila yung sumuntok sa kanyang tagiliran. Hindi, mas maganda siguro silang lahat na nandun. Sino sige po, Mr. Chair. Team leader, sino mga naka-civilian during the time aside sa dalawang intel operative, si Maliban at si Bugayong? Sino naka-civilian? Sir, yung mga iba pa pong intel. Sino? Si Police Staff Sergeant Sausa. Tayo, Sausa, tayo. Sige, lapit ka dito. Sino pa? Police Corporal Kilan. Kilan, forward. Si Police Staff Sergeant Villanueva. Villanueva, kung naka-civilian ka. Ito, sino pa? Si... Police Staff Sergeant Laiko. May intel sila. Sino ba? Yan na po lahat. Yung naka-civilian yan during apo. The time? Yes po. So tayo kayong dalawa, tayo. Mag police line tayo dito. Ay, parang police line. Talaga, literal na police line ito. Kasi police ang nakalinya. I don't want to do this, ha? Hoy, makinig kayo. I don't want to do this. Pero in the interest of truth and justice, para rin kayo hindi mabigyan ng masamang pag-isip ng taong bayan, pakita natin yung mukha nyo kay Jimboy. Di si Mistro, kung andito si... Sorry. O andito si Sunny Boy, magkaharap-harapan mo din kayo magkikita. So, ipakita lang natin yung mukha ninyo. But before that, baka meron sa inyong gustong umamin na may nagsuntok ng Jim Boy. Ay, Sunny Boy. Meron? Wala. 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 So, wala. Okay. Amira, ikaw mo yung mukha nila para makuha ni Jim Boy, ni Sunny Boy, kung sino yung nanuntok sa kanya. Mr. Chair, isang huling katanungan lang, Mr. Chair, if I may. Go ahead, Senator. Doon sa tanong ni Senator Bato, huling katanungan, sino sa inyo ang nanuntok doon sa tagiliran ni ano? Bago kayo i-identify ni Sunny Boy. Dahil pag kayo na-identify ni Sunny Boy at nagsinungaling kayo, pakukulong namin kayo. Sige na, one last chance. Sige. Para hindi na kayo makontem. Wala. Wala talaga. Magsalita, ikaw rin sumagot ka. Ikaw. So, yung iba sumagot, ikaw ayaw. Baka mamaya, ikaw ang nanuntok. So, wala. Okay, sige. Sunny Boy, tingnan mo nga itong mga mukha nila kung saan dito yung nanuntok sa'yo. Pa-close up kung pwede. Ha? Close up isa-isa. Parang beauty contest. Mr. Chair? Yes, good. Sunny Boy, nakita mo ba itong anim na tao? Meron ba sa kanila yung taong sumuntok sa iyo nung araw na yon sa tagiliran mo? Wala po dyan, ma'am. Wala? Wala po. Sige, thank you. You may sit down. Describe. At least, ha? Magsasabi kayo na totoo. Ha? Na hindi kayo. Ha? Maliit po yun eh. I commend you for being very brave to stand up and to be clear. Ha? Masama man sa kalooban ko para tayong gumawa ng police line dito. Pero tulong na rin ito sa inyo para mapasinungalingan kung merong magkuhan sa inyo, magbintang. Mr. Chair. Thank you.
Yes, go ahead. Mr. Chair, may sinasabi po si Sunny Boy na maliit daw yung taong sumuntok sa kanya. Maliit? Sinong maliit sa inyo? Bigote po si. May maliit bigote. At may bigote. May pulis ka ba na may bigote? What? Wag ka bigote sa estasyon nyo? Ha? Kilala po ni Captain Carpio. Dinala ni Captain Carpio yung maliit na may bigote na nagsuntok sa'yo. Maliit na may bigote. Baka may acid ka, Carpio. Dinala po daw. No, sir. Wala pong may bigoting pulis sa amin. Hey, acid, acid. Wala rin po akong acid. Kinausap niyo ang dalawa sa taas. Ano yun, Sunny Boy? Kinausap niyo ang dalawa sa taas. Yung ano sa akin. Kinausap ni Captain Carpio. Oo, yung kasama niya po. Yung isa. Yung isa na sumuntok sa'yo? Opo, siya po yung umunas sa akin. Klaruhin mo. Kilala niya. Kilala mo. Kinausap po mo daw yung nanuntok sa kanya. Maliit na bigot na ibigote. Kung sigurado ako hindi yung pulis. Kaya wala man kayong pulis na may bigote, di ba? Yes, sir. Wala po kami. Walang may bigote. So, asset yun. Baka asset. Baka may asset ka doon na kinausap mo. Wala rin po akong asset, sir. Mr. Chair, Sunny Boy, bukod sa maliit yung tao, may bigote, meron pa ba siyang ibang pagmumuka or sa pangangatawa na naalala mo yung taong sumuntok sa'yo? Ayun lang po, may medyo maliit at may bigote po eh. Medyo maliit at may bigote. Yun lang yung naalala mo sa kanya. Sunny Boy? Oo. Yun lang ba yung maalala mo sa taong sumuntok sa'yo na maliit siya at may bigote? Abo. May barel po. At may barel? Abo. Anong klaseng barel ang dala niya? Hindi ko nakakita kasi nakaano po yun eh. Nakatay po ng damit niya eh. Saka po nakajakit siya lang. So yung naalala lang Mr. Chair ay maliit, may bigote at may barel na nakatuck in sa jacket. Siguro Mr. Chair, baka kailangan muna magpahinga ni Sunny Boy because it's the first time na isa lang siya at siguro sa pagkakabigla kaya kuminsan medyo nahirapan siya sumagot sa mga ating mga katanungan plus maybe na intimidate siya dahil nandito tayo mga senador at maraming mga pulis. Pagpahinga muna natin siguro siya for a few minutes. Dalawang tanong na lang po Mr. Chair kung maaari kay Sunny Boy. Tatong pasana ko sa okay pero thank you. Thank you Risa. Si Risa, may tatanong ka pa kay dalawa na lang po kay Sunny Boy sa puntong ito, Mr. Chair. Patapusin na. Sorry, Sir Risa. Yeah, kasi parang nakikita ko, parang kinakabahan. Kaya nga. Pero sige po. Sige po. Dalawa na lang. Dalawa sa ngayon, Mr. Chair. Okay, salamat kaayo. It's all right po, Sen. Rafi. Sunny Boy, dalawang tanong na lang sa ngayon. Alam ko hindi madali ito sa'yo dahil pinaalalahanan pa ng mga tanong namin yung nangyari sa inyo, yung ginawa sa inyo ni Gem Boy. Dalawang tanong na lang, Sunny Boy. Una, tama ba na yung salaysay na pinapirmahan sa iyo ay hindi naglalahad ng katotohanan? Pero pinapirmahan sa iyo dahil at natatakot ka sa mga pulis sa oras na yon? Sunny Boy? Oh. Tama ba na pinirmahan mo yung isang salaysay dahil takot ka sa mga pulis pero hindi totoo yung nakalagay dun sa salaysay na pinapirma sa'yo? Opo ma'am, mali po yung salaysay po ni Galvez. Ni Galvez po. So, Nino? Galvez? Mga taon, yung ano po, yung investigator po nag-interview sa akin. Si Investigador Galvez ang nagpapirma sa iyo ng statement na hindi totoo? Kasi napakahaba po ng salaysay na yung binigay ko po sa akin. Pagdating po ay fiscal, o sobrang ikli lang po yung nakita ko. So mahabang salaysay ang binigay mo, tama ba kay Sir Galvez? Yan ba yung sinabi mo?
Meron bang gatas? Yeah, Jimboy, habang mapahinga ka muna sandali, ha? Yes, Mr. Chair. Galvez, yun. Tama ba na iba daw ang sinabi ni binigay ni Saraysay ni Jimboy sa iyo tapos nang i-convert mo na into affidavit iba ang lumabas? Hindi po totoo, Your Honor, dahil nung time po na yon ay marami na po siyang mga nakausap. Maraming so, nakausap. So nung ini-interview ko na po siya, sabi ko sa kanya, sabi ko huwag kang matakot, sabi ko sa kanya, sabihin mo lang yung totoo para matulungan yung kaibigan mo, sabi ko po. Meron kang kopya ng affidavit na kinuha mo sa kanya? Meron din po. Pakibigay dito sa committee para tingnan ko yung pirmado niya. At saka, Mr. Chair, salamat po tayo, Mr. Chair. Sir Galvez, totoo ba na yung original na statement na kinuha niyo kay Sunny Boy, pagdating daw sa piskal, maikli na? Yun po ay pinirmahan ni Sunny Boy po sa harap po ng piskal. Oh, yun na nga po. For the record, Mr. Chair, sinasabi po ni Sunny Boy, hindi totoo yung nakalagay dun sa affidavit na yon. Pero pinirmahan niya dahil natatakot siya sa police. And at this point, yes, Sunny Boy? Mr. Chair, pwede makasin. Ma'am, tutulungan kita, Senrisa. Senrisa, it's okay, Sen Rafi. Gusto ko lang pakinggan yung huling sinasabi ni Sunny Boy bago ko i-turn over ulit sa inyo bago sa huling tanong ko. Yes, Sunny Boy, may sinasabi ka ngayon? Huwag ko po pinirmahan sa police station yung hindi po sa fiscal. Okay, so pinirmahan mo sa police station. And Mr. Chair, at this point, gusto ko pong paalalahanan si Sir Galvez. Nung nakarang hearing kahapon, hindi po namin kayo isinama sa citing in contempt. Dahil may nakita po kami sa komite na at least effort nyo na magsabi ng totoo or mas totoo kaysa sa sinasabi ng ibang sumasagot sa mga tanong namin. At sana hindi po kayo lumihis dyan sa hearing na ito, kundi magsabi pa ng higit na totoo o yung kompletong totoo. Dahil para sa amin po, napakabigat ng sinasabi po ni Sunny Boy. And huling tanong kay Sunny Boy, Mr. Chair, Sunny Boy, nabanggit mo ring may pulis na nagsabing ipasok sa iyong salaysay na may dalang baril at droga si Jemboy. Tama ba yon, Sunny Boy? Opo, ma'am. Para po daw po sa kapulisan na makawalan po sa servisyo. Ano? Servisyo? Opo, ano po yung sabi po sa akin ni Captain Carpio? Sinabi ni Captain Carpio. So, naunahan mo na yung huling tanong ko na nandito ba yung taong ito. So, Mr. Chair, Captain Carpio, sinabi niyo daw kay Sunny Boy, alang-alang sa serbisyo, sabihin sa salaysay niya na may dalang baril at droga si Jemboy. Tama ba yan? Hindi po, Your Honor. Wala po ako sinabing ganun. Mr. Chair, for the record, pinasisinungalingan ni Captain Carpio yung sinabi ni Sunny Boy na para po sa akin at least ay napaka timbang. Baka po yung sinasabi ni Sunny Boy ang pinasusisinungalingan yung sinasabi ni Captain Carpio. Na unfortunately, up to this point in time, Mr. Chair, hindi pa mapalaya ng komite sa pag-cite in contempt dahil hindi pa po nagpapakita ng good faith na magsabi ng totoo dito sa investigasyong ito. Salamat kayo, Mr. Chair. Mr. At Sunny Boy, maraming salamat sa sandaling ito. Thank you, Senator Lisa. Senator... Si Jingoy muna. Okay lang? Senator Jingoy, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Captain Carpio, ano sa tingin mo makukuha ni Sunny Boy sa pagsisinungaling niya kung di totoo yung mga sinasabi niya? Dahil ako, palagay ko si Senator Risa, pati si Senator Bato, Senator Rafi, tsaka Senator Robin, naniniwala kami dun sa salaysay ni Sunny Boy. Na kung ano-ano sinasabi mo sa kanya. Ano sa tingin mo makukuha niya kung nagsisinungaling siya? Ilapit mo yung microphone sa bibig mo. Sir, sa makukuha niya sa pagsisinungaling niya, pwede rin po siya makasuhan, sir. Hindi yan ang tanong ko. Sa tingin mo, nagsisinungaling siya? O ikaw ang nagsisinungaling? Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Siya nagsisinungaling? Sir,
It's your word, sir. Again sa akin, sir. Ano yung huling sinabi ni ano ni Sunny Boy, Sir Risa? Mr. Chair, sinabi ni Sunny Boy na sinabi ni Captain Carpio sa kaniya na alang-alang sa serbisyo, sabihin na may baril at droga si Gem Boy. Wala po ko sinabing ganun, sir. Ma'am. Mr. Chair, with the indulgence of Sen Jinggoy, Mr. Chair, kung mapatunayan ng komite na totoo itong partikular na sinabi ni Sunny Boy na hindi na pinasisinungulingan ni Captain Carpio, kailangan must be dealt with by the PNP leadership to the fullest extent of the law. Kasi kung pinasisinungulingan ng affidavit, pinagtatakpan ng ebidensya para takpan ng krimen, integridad at reputasyon talaga ng buong organisasyon ang nakasalalay dito, Mr. Chair. Yes, totoo yan. Totoo yan. Yes, wait, mabilis sir, lang. Yeah. Kasi marami pong karanasan for 20 years na yung mga police binabago po yung statement ng mga nagreklamo, inireklamo o witness. Ito po yung challenge ko kay, ano mo sabihin ng PCMS? Police Chief Master Sergeant Aurelito Galvez. It's his word against yours. Tulad ng sinabi ng boss mo na si Captain Carpio. Are you willing to undergo a polygraph test na para patunayan na ikaw hindi nagsisinungaling? At kapag lumitaw na nagsisinungaling ka sa lie detector test na yan, ipapakontem ka namin at makukulong ka sa baba? Yes, Your Honor. Yes. So, Mr. Chair, pwede natin pa-polygraph test to and then babalik siya after na makuha natin result. May available ka ba dyan? NBI siguro. Pwede tayo mag-hire sa NBI. Or, in fact, meron akong alam na nag-private gumagawa ng polygraph test. So, independent. Investigador ka. You know your rights and everything. So, you are volunteering to undergo a polygraph test? Voluntary. Voluntaryo? No, Your Honor. Ha? Hindi? Hindi, kung wala kang tinatago, bakit ka ma... Bakit? Yun na yun. Ha? But still, we respect your rights, ha? That's your right. That is your right. Pero... Hindi, umuuna ka sa kanina, Your Honor, Mr. Chair. Oh, ayun. Eh, si Raulo yata ito. Umuuna ngayon, biglang dinawi. Umuu ka na kanina. Ba't nagpalit ka isip, ha? Galvez? Bakit nagbago ka? Sigot, ba't nagpalit ka isip? I know the answer. I can answer that, Senator Jinggoy. Mag-oho siya rito, and then pagtalikod, tatanggi na siya. Just like sa lahat ng hearing natin dito na inamon ko ng polygraph test, umuho mag-isa programa ko sa Wantis Radio and then later umaatras. So, dito makikita mo na nagsisinungaling to si Mr. Galvez o Sergeant Galvez.